Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat dyan ngayon? At syempre, meron na naman tayong pag-uusapan na para dun sa mga tao sigurong namumroblema problema at kailangan natin to sa buhay natin nowadays. Ang title po ng ating monologue for today ay kung positive ka sa isang negative na sitwasyon, winner ka. Tama naman yan. Alam mo, sa isang magbabarkada o kaya sa isang magkakaibigan na merong isang taong positive sa isang grupo, yun bang palagi ang linya niya eh, tipong mga, kaya yan, kaya natin yan, walang problema yan. Yan lang eh, susuko na ba tayo dyan? Diba, sila yung masarap kasama kahit na saang lakad. Kahit na, kasi alam na alam mong meron siyang ibinibigay sa sitwasyon. Kumbaga, andun yung pag-asa o hope na bigay niya, na dulot niya sa buong barkada o kaya sa buong grupo. Eh kung iisipin mo, alam mo baka ang taong ito, ganun din sa buhay niya. No? Sa bawat problema niya, ay tinitingnan niya na, you know, things will be better. Nagagawa siya ng paraan para mabago ang sitwasyon. Kumbaga, parang paniniwala niya, para ma-resolve yung problema, gagawa siya ng bago para may magbabago. Ulitin natin, ha? Gagawa siya ng bago para may magbabago. Alam niyo, napakahalaga ng outlook na ganito sa buhay. Lalong-lalo na doon sa mga taong pamilyado na. No? Dahil yung ganitong mga pag-uugali, yung attitude na ganito, yung character na ganito, namamana to ng mga anak natin. Eh, no? Na ang pag-asa sa buhay ay napakalaking bahagi ng ating buhay. Doon naman sa mga nanonood dyan na ganito ang ginagawa nila sa buhay, na kahit na anong negative pa yung dumating, ay positive pa rin sila sa kahit ano, ha? Kahit na anong sitwasyon sa buhay. Wow, napaka-winner talaga pag ganyan kasama mo sa buhay. Na ano, alam mo yung mga taong hindi naniniwala na permanente ang lahat, na may magbabago, na magbabago ang lahat. Syempre, naniniwala sila na tutulungan sila ng Diyos. Eh, kung Diyos ang aasahan mo, eh syempre, why not? Eh, may pag-asa, maraming pag-asa yan. Eh, kumbaga, umaapaw na pag-asa yan. Kung may problema, alam nyo, lagi kong sinasabi na kapag may problema tayo sa buhay natin ito, makipag-usap kayo sa isang taong matalino. Yung tipong taong marami nang nalagpasan. Yung marami nang natutunan at saka marami nang aral na natutunan sa kanyang buhay. Huwag kayong makikipag-usap sa mga taong problemado rin. kasi ang baka mangyari, maghilahan lang kayo pababa. Tapos, at the end of the day, parang wala kayong ma-accomplish, di ba? Alam nyo, ang taong nakatingin sa magandang pangyayari, kahit na pangit ang nangyayari, ay merong Diyos na nakasuporta sa kanya. Alam niya na parang meron siyang support group na naka-ready anytime na para siya para siya tulungan. Sa panahon ngayon, marami mga bagay na nakakapagpahina sa atin. It's all around. Kahit sa social media, marami mga pangyayari ang nakakaagaw, nakakanakaw ng ating pag-asa. Kahit na kaisa-isang hope, yung kaisa-isang pag-asa na lang na nararamdaman natin sa ating buhay dahil meron tayong problema, nakukuha pa at nananakaw pa eh. Pero kung nakakapit ka sa isang puwersa na malakas at saka tipong maaasahan, palagay ko, kahit na ano pa ang dumating sa buhay mo, kahit ano pa ang mangyari, pwede mong sandalan itong suportang sinasabi ko sa iyo. Sa mga nanghihina at nawawalan na ng pag-asa, alam nyo, ibigay nyo na lang lahat yan sa Diyos at huwag na kayo mag-iiwan sa mga buhay ninyo. Oy, kasi tipong huwag mag-iiwan, tipong wala kang ititira. Kasi baka yung isang ititira mo, madudubli, matitripli, di ba? Kasi kilala mo naman yung sarili mo eh. Parang expecting the worst ka palagi, di ba? Okay, siguro yung pinakabuod, yung pinaka-summary ng ating message today ay let go lang.
Let go lang natin sa Diyos. O let go lang sa mga bagay na hindi na natin o hindi mo na talaga kaya. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthens me. Maraming salamat for watching and God bless you. Thanks for watching. Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you.